dahil sa La Luna Sangre, kaya naisipan ko mag-share ng isa sa pinaka nakakatakot na story ng buhay ko. Admin, sana ma-post po ito. Pahide na lang po ng identity ko for security. Itago nyo na lang ako sa pangalang John Ian. Fourth year college sa course na teacher sa isang pamantasan dito sa Quezon Province. This experience happened when I was first year high school. I am avid fan of Immortal that time. Yung karugtong ng La Luna Sangre ngayon. Bali, yung bahay namin ay hindi abot ng pailaw kasi sobrang magubat pa sa amin. Then, layo-layo pa ang bahay kaya kung gusto mong manood ng TV, mag-effort ka pang maglakad upang makishare sa TV ng kabarangay mo. It was Friday kaya okay lang magpuyat kasi walang pasok kinabukasan. Usually, tatlo kami na sama-sama tuwing nakikinood. Yung dalawa kong pinsan, si Mara at Erwin. Pero nung time na yun, si Erwin nasa bahay ng lola niya, sa kabilang barangay. At si Mar, hindi sumama sa akin kasi tinatamad raw siya. Ang kinalabasan, ako lang mag-isa ang lumakad. Fast forward tayo. Maganda na ang takbo ng story nila Angel at JL. Kasi andun na sila sa part na naging vampire na si JL. Last part na napanood ko. Then, after ng palabas, uwi na ako. Hindi pa rin ang flashlight sa amin dati. Kaya akas pa ang ilaw namin pag naglalakad sa dilim. Yun yung dahon ng nyug na binilot. Agipo ang ibang term. May tatlo akong kayakas na dala. Sapat lamang upang maging ilaw ko until makarating ako ng bahay. Bali, andun na ako sa part ng bahay nila Mang Ricky at Nelly. Yun yung buntis. Nang makarinig ako ng humahagubob na parang may nagpupunit ng kumot or whatever na uri ng tela. Yung basta ragitnit. Basta sound ng napupunit. At sobrang lakas ng mga tunog na yun. Sani upang mag-standing ovation ng mga balahibo ko. Pakiramdam ko pati buhok ko sa ulo tumayo dahil sa sobrang takot. Hindi ko alam kung anong naisipan ko at tumingila ako sa langit. In my surprise, I saw a flying creature. I saw it clearly dahil saktong pagtingin ko sa buwan at tumapat ito. Human size na may malapad na pakpak. Napamura na lang ako. Sa sobrang takot na naramdaman ko mga oras na yun, naitapon ko ang dala kong ilaw at tumakbo ako sa mga puno ng saba. Wala na akong pakialam sa damit ko kahit madumihan pa ito. Ang tanging naisip ko lamang ay ang maikubli ang aking sarili. Hindi ko naman namalayang na paihina ako sa shorts ko. It takes a few minutes bago nawala ang flying creature na yon sa impapawid. Hindi ko maisip kung anong gagawin ko upang makauwi sa bahay namin. Tiningnan ko ang agipo na dala ko. Kakalahati na. Buti at hindi namatay. Sa isip ko, kung dadaan ako sa ilog, mas madilim dun. Ngunit kung sa tugod-tod, posible na makita ko pa yung nilalang na yun. Kaya nagpasya ako na sa ilog na lang dumaan. Pagkalabas ko ng puno ng mga saba, wala akong sinahing na sandali. Patakbo kong kinuha yung kayakas at lakad takbo habang hugot ang itak sa kaluban nito. Walang lingon kong sinugapa ang ilog. Habang naglalagablab ang kayakas, nang matanaw ko ang bahay namin, sumigaw na ako, "Buksan niyo pinto! Buksan niyo pinto!" Paulit-ulit kong sigaw, halos lumabas ang litid ng aking leeg sa pagsigaw ko. Good thing dahil nagising agad si mama, pero pagkapasok ko ng bahay, ginalita naman ako dahil mukha daw ako nakakita ng aswang sa sobrang takot. Hindi na ako nagsalita dahil inom ako ng inom ng tubig. Nasensyata ako ni mama na seryoso kaya tumigil din sa kakatalak. Mga kalahating oras saka ko lang na-share kay mama yung nangyari sa akin. Sabi ni mama, aswang daw ang nakita ko, buti na lang daw at hindi ako pinakilaman. Hindi ako makatulog that night hanggang nilagnat ako kinabukasan. The next day, mas lumala ang lagnat ko. Sunday ng umaga, dinala ako sa albularyo. The albularyo said na suob lang daw ako. After tawasin, umuwi na kami ng bahay. Gumaling din ako agad pero Monday, hindi muna ako pumasok sa school. Pahinga muna. Then 1 week after, bumalik si Papa galing Laguna dahil sa akin. Sabi kasi nung albularyo, mag-iingat daw kami dahil baka balikan daw ako nung aswang. Simula ng experience kong yun, hindi ko na maisipan pang makinood till magwakas. Then matapos ang school year, nag-transfer na ako sa Gumaka. Kasi di ko pa din malimutan ang experience ko. May gabi na bigla na lang ako napapasigaw habang natutulog. Time goes by, nawala din yung takot ko dahil siguro sa ibang experience na naranasan ko after that. Na-immune na raw ako, sabi ni Papa. Thanks sa pagbasa. Next time, share po ulit ako. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.